Hello mga kasisi, good morning, happy Sunday, welcome to my kusina. Ang gagawin natin ngayon na dish ay masbus diay sa Arabic. Sa English naman ay masbus chicken. Ang masbus ay tinatawag na kanin sa atin. Yan ay pinanghahalo na lahat ang mga recipe, mga spicy, lahat. Ang diay naman ay tinatawag sa atin ay chicken. Yan ang paborito ng Uyer. Ngayon, bago tayo mag-i-start, sana aasahan ko sa inyo ng suporta. Samahan niyo ako, mag-uumpisa na tayo. Chicken, 1.5 wool, turmeric powder, 1.5 teaspoon, salt, iodized, 1.5 teaspoon, imimix ko siya sa ibudbud natin sa chicken. Tapos, sit aside natin. Yan ang gagawin natin ng sit aside natin yan. Ito guys, yung ginagamit natin sa masbus diay. Ito yung rice na binababad natin ng tubig. Ibabad mo siya guys ng 1 hour. Ang iba, binababad siya ng 1.5 hour lang. Pero 1 hour, mas maganda kasi yummy. Delicious yung bigas natin pag maluto na. Ito yung minarinit natin na chicken, na turmeric, and iodized salt. Ito yung lumi, black lemon sa atin. Batasan mo siya ng front at saka back. Konti lang ang pagbutas niya. Ito yung believe 3 pieces. Cinnamon wood 3 pieces. Silimpari 3 pieces. Kasbara seed 1 tablespoon. Globes 6 pieces. Lemon 7 pieces. Hal sa Arabic. Pilpil aswad na wool 1 teaspoon. Star anise 2 pieces. Rose water na may nakababad na na saffron na ginawa ko na guys. Onion 2 pieces. Tomato 1 medium size. Garlic 1 tablespoon. Ginger 1 tablespoon. Gagamit kayo guys ng ghee oil. Pero kung wala kayong ghee oil, pwede din yung oil na vegetable. Okay? Yan guys, siguraduhin niyo na naka-prepare na lahat yung mga ingredient niyo, parang wala na kayong makakalimutan paggawa ko kung paano. Guys, tapusin nyo yung video ko kung sa inyo kung optional kung ginagawa pag ako ay nagluluto. Kung paano siya magiging delicious at lagi nahanap at paborito ng naging employer mo. Okay. Mag-uumpisa na tayo pag-cook. 1 cup ghee oil.
pag mainit na yung mantika natin. 2 onion na kinat muna, 4 pieces. One teaspoon at garlic. One tablespoon garlic. One tablespoon of ginger. Naan mo konti yung apoy, medium mo lang yung apoy. Itugider mo yung onion na kinat mo ng 4 pieces. Tapos, 2 tablespoon na garlic. 1 tablespoon na ginger. Nahintay natin maging golden brown. Anuan mo siya ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, magiging golden brown na siya. Ayan na guys, tingnan mo after 5 minutes. Tingnan mo yung garlic. Diba, golden brown na siya. Oh. Tingnan mo. Golden brown na siya. Okay. After 5 minutes, naging golden brown na yung garlic natin. Ngayon, iano natin yung di-cut natin ng small na 1 pieces. Takpan muna natin. Anuin natin yung tomato ng 4 minutes. Takpan natin para ma-absorb yung tomato niya. Ayan na guys. After 4 minutes, nangyayari sa tomato. Tingnan mo. Absorb na siya. Tingnan mo. Kailangan i-absorb siya. After 4 minutes, ngayon, iano naman natin yung spicy. Anuan mo na siya ng 2 minutes or 3 minutes para ma-absorb din. Pinagsasama-sama natin. 2 minutes ha. Ano niya? Ngayon, iano natin yung chicken. Yan. Nanimarinit na natin. Yung chicken, ninarinit na natin yan. Takpan natin, anuan natin another 5 minutes para ma-absorb sa chicken yung mga recipe natin na niluto muna natin siya. Takpan natin. Ayan na guys, after 5 minutes, yan ang resulta niya. So, lalagyan natin ng tubig, 1 liter. Depende yan sa niluluto nyo guys na kanin. Kung ang kanin nyo is
maramihan, marami din yan ang dipindi yan sa luto mo. Kagaya sa akin, ang bigas ko ngayon ay 2.5 shela. So, ang ginagawa kong tubig, 2.5 liter. Okay? Tapos, pag kumulo na siya, gaya niyan, mga kasising, kumulo na siya. Takpan natin ng 1 hour. Ang chicken is 1 hour lang lulutuin or 45 minutes. Okay, hintayin natin na magiging ano siya, 45 minutes. Okay. After few minutes, 'di ba? Una kong sinalang is 1 liter na tubig. Dagdagan ko siya ng 1 liter. 'Di ba? Sabi ko sa inyo 2.5 liter ang tubig ko. Pinakuluan ko muna yung 1 liter. Inuna ko muna yung 1 liter. Pinakuluan ko muna para ma-absorb lahat yung mga recipe niya na sa ano. Tapos, saka ko siya i-ano yung pangalawang na tubig. Ngayon, saka ko naman siya anuan ng asin. Asin, 2 tablespoon. Ang ginagamit kong asin, guys, is rock salt. Kung paano. Sa akin, ang kanin ko is 2.5. So, ginawa kong 2 tablespoon na salt. Mamaya, di ba sabi ko ang tubig, 2.5 liter. So, ang mamaya, bayaan ko muna siya ng 30 minutes. Saka ko siya na tubig. Takpan muna natin, guys. After 1 hour, mga kasisi, yan na ang nangyayari sa ating manok na pinakuluan. Ngayon, malalaman mo siya kung luto na kasi nakabiyak na yung ano niya sa pinakuluan kong tubig. Ilagay natin sa Byrix kasi sasala natin yung tubig. Dandahan, baka masira yung beauty niya. Ang mahalaga dito, guys, maganda ang beauty niya. Masisira yung beauty niya, dandahan. Ngayon, sasalain natin yan, guys. Sasalain natin yung tubig. Mga kasisi, sinala ko na yung tubig. Yan. Wala na yung mga pikado na pinangano natin. Tinanggal na natin yung manok. Tapos sala, ilagay na natin itong ano, itong black lemon. Ngayon, pagka kumulo na siya, guys, uli, doon natin ilagay yung bigas. Kasisi. Tingnan natin na hindi masobra yung tubig niya. I-mix mo para kunting mix lang kasi madudurog yung bigas. Yan. Sakto lang yung tubig niya kasi paano mo malaman kung sakto lang yung tubig? Bigas. Oh, makikita mo yung bigas. Oh, makikita mo siya. Yan. Yan ang pressure ng tubig niya sa bigas na 2.5. At saka kahit man marami ang bigas na lutuin mo, kailangan ganyan lang siya. Nakikita mo siya. Mababaw lang yung tubig niya. Okay. Katapos, takpan natin. Hintayin natin. Kumulo, mga kasisi. I-high natin yung... Hintayin natin. Nakumulo siya. So, mga kasisi, yung naglagay tayo ng 1 garlic. Tapos, chicken mo ha, na maglagay ka ng tomato paste. Naglagay ako ng tomato paste ng 1
tablespoon. Para itong gagawin ko para dito sa chicken natin, i-wipe natin sa balat niya. Ito, sa mask boost na pinakuluan mo. Kumuha ko ng tubig para i-ano ko, i-mix ko dito. Yung tubig na kukunin mo, doon ka kukuha sa pinakuluan mong tubig, i-mix mo dito. Itong ginawa ko guys para sa wipe niya sa ikin. Kasi isasalang ko siya sa oven. Okay, abang inano natin yan. Sa taas ka. Abang umiit, nagpinainit natin yung oven. Haaplasan natin to ng ginawa nating tomato paste at saka tom. Ito guys, makita mo. Nakita mo na kumulo na siya. Orasan mo siya ng 10 minutes. Yan. Inaan mo, i-medium mo yung apoy niya. Medium yung apoy. Huwag mo siya i-high. Medium siya. Huwag mo muna siyang buksan. Hintayin 5 minutes. Saka mo muna. Pagka 5 minutes, i-check mo siya. Kung okay na ba yung tubig niya. Chichik mo siya. Medium lang yung fire niya. Ito guys, habang ina-haplas ko siya, na parang minamahal mo sa buhay, haplas-haplasin mo. Kasi parang malasa siya. Yan, ginawa kong haplas. Parang nag-haplas ka lang ng mahal mo sa buhay. Paikutan mo siya. Dandahan na masira, baka masira yung ano niya. Ayan na. Inaplasan natin, tapos isasalang na natin siya sa oven. Ayan na guys. Isasalang. Sa taas lang siya guys ha. Sa taas, para naglilitsyon manok ka lang. Ganun. Ganyan. Ayan na guys, after 5 minutes, ano natin, check natin. Again, tingnan mo, wala na siyang tubig, di ba? Tingnan natin dito. Okay. So, ilo mo ngayon yung ano niya, kasi hindi siya pa nag-abot ng ngayon, ano mo yung ibabaw niya. Parang kukain mo. Mag-low, low mo yun hanggang 15 minutes siya. Ngayon, ito yung 3 pieces na sili. Tapos yung rose water na inano ko. Tinimpla ko na yan. Okay? Let's for the last siya isasalang. Okay, tatakpan natin ulit. Yan na guys, ang mas boost natin. Yan na. Ngayon, iano natin, iniin natin yan ng ako mag-inin ako guys is 20 minutes. Yeah guys, ilo natin yung in-in natin siya. Ayan na mga kasisi, ganyan lang siya. Pagluto mo, galing sa oven yan, kasisi. Isasalang na natin siya sa kanin at saka. Ayan na mga kasisi, natapos yun ang isang recipe na mas boost DIY.
saying, this is must-boost chicken. Ngayon yung sinabi ko sa inyo na ituturo ko sa inyo kung anong optional kong ginagawa na lalo na delicious ang ating niluluto na must-boost DI. Yan ang sikreto kong must-boost DI. Diba nagbababad tayo ng bigas? Ang iba binababad kalahating oras lang. Ako ginagawa kong isang oras ang bigas na ibinababad ko. Tapos nilalagyan ko ng 1 tablespoon na salt na white vinegar. Tapos yung chicken na magaga pa yung oras mo, pag alam mo ng must-boost DI ang gagawin mo, lalabas mo siya, ipapatunaw mo yung yellow, tapos huwag mo lagyan siya ng tubig. Huwag mo muna siyang hugasan. Tami mamarinit ko siya ng sugar. Ang isang manok ay 2 tablespoon na white sugar. Tapos pinipigaan ko ng lemon na 1 lemon na juice. Tapos white vinegar na 1 tablespoon. Yun, nimamarinit ko siya ng 1 hour. Tapos tapos ng 1 hour, galing mo nimarinit ng white sugar, lemon juice, at pinagsama mo na yung white vinegar na 1 tablespoon, pinagsasama-sama mo na yun sa chicken mo, yun, hinuhugasan ko na siya. Saka ko na minarinit agad uli siya ng yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay, thank you. Ano ako dito sa kusina. At sana lagi niyo subaybayan na magluluto. Lagi niyo ako samahan sa kusina. At huwag niyo kalimutan ang subscribe ko, like, and share the notification bell button. Niyo kayo magsawa sa akin. Bye-bye! Thank you so much!